So guys, ibibigay ko sa inyo mamaya anong ang kahalagahan ng airbag SRS. Ang tanong muna, kailan ba dinevelop yung SRS? Alright? So ang SRS or Supplemental Restraint System, siya ay dinevelop noong 1951 pa. So 1951 pa siya na-develop. Yun lamang, na-credited lamang siya or na-approve lamang siya when it was 1952 na. August 5, 1952. Ang nag-develop niyan ay ang nagkaroon ng credited diyan ay si John W. Heatrick. Okay? Siya ay isang American at siya ay yung naka-develop ng airbag or yung tinatawag natin ngayon na SRS, Supplemental Restraint System. Siya ay granted number 2,649,311. Yan yung patent niya noong August 18, 1953. Ang dami na palang sumabog, million. So pero ang nag-develop ay si John W. Heatrick. Alright? So i-discuss natin namaya yung patungkol sa SRS. RS. So mapapansin nyo dito sa rear. Bali rear na to guys ha. Sa rear ha. May makikita ka dyan sa side. Yan o. SRS Curtain Airbag. So for your information guys, ang SRS ay ano nga ba ang SRS? Ang definition ng SRS, Supplemental Restraint System. Alright? So ano ba yung restraint? May sariling control or automatically controlled o mga ganun. Parang pinakamadaling terminology. So wag nila mo yung seatbelt kasi. Okay? Ayan o, naglalock siya. So ibig sabihin, yung seatbelt mo or yung system ng iyong airbag or yung function ng seatbelt is completely acceptable or gumagana. Alright? So mapapansin nyo, dito lang sa rear seat, ha? Sa likod, ha? Doon lang mayroong wire na ganitong kulay, dilaw. Dito sa likod, wala. Pansin nyo? Wala. Alright? So ang purpose nyan guys, pag nakakita nyo yon or may ganito dito sa rear seat natin, ang ibig sabihin niyan, kung hindi ka naka-seatbelt, while driving, itong curtain mong yan ay hindi magpa-function. Okay? So, na-trigger man siya or binangga ka dyan sa tagiliran, kung hindi ka naman naka-seatbelt, so hindi siya magpa-function. So, pwedeng yung customer mag-complain, oh, bakit hindi pumutok yung airbag? First question is, naka-seatbelt ka ba? Yan. Alright? So, importante, sumunod tayo sa batas. Kaya nga nilagay ang seatbelt, gamitin natin ng tama. Ito guys, ay ini-explain ko sa tagiliran. Ha? Hindi pa ako nag-explain sa harap. So, kasi ito yung open eh. Kaya pinapakita ko sa inyo yung function or safety measures ng isang sasakyan. Alright? So, ayan. So, ito ha. Pag nakikita niya, yan yung side curtain. Dito sa kabila, mayroon din. Ayan. So,
So, although may bangga siya sa yan sa right side, yan kasi pinalitan. Hindi pumutok yung side curtain. Hindi siya pumutok. Tingnan natin. So, wala namang siguro sa actually hindi naman pala side yung bangga. Dito lang sa side na to, dito yung bangga niya. Right, pero kaya nga pinalitan niya yan. So for your information guys, laging konektado yung seat belt natin doon sa SRS natin. Understand? So yun yung importante while we are driving. Okay? So yan yung purpose kaya mayroong ganyang wire na dilaw. Tsaka dito, yan. Sila ay magkakakonekta sa seatbelt at saka sa SRS curtain, side curtain. Okay? Ngayon, another question. Kapag ba yung seatbelt sign on sa yung instrument panel ay naka-on, ay hindi na pwedeng i-drive? Pwede pa siyang i-drive. Pwede siyang i-drive. Yun lamang, ang iyong safety measures ay hindi siya gagana. Okay? So, ibig sabihin, hindi gagana yung inyong mga airbag. Kapag naka-sign on ang SRS sa signage dun sa iyong instrument panel. Guys, so kapag na ganun ang nakita nyo sa inyong instrument panel, SRS sign on, dalhin nyo na sa malapit na dealer ng inyong sasakyan, kahit anong modelo ng sasakyan ninyo, dun sa authorized dealer na pinagkakatiwalaan ninyo, kasi dapat ma-check up at ma-reset yung system na para sa SRS. So, yun lamang. Sa tagiliran muna tayo. Sa ako na-explain yung sarapang na SRS airbag. Ayan. Bawal ang bata sa harapan. Alright? Bakit? Bakit nga ba bawal? Kasi yung airbag natin kapag nag-inflate or nag-activate yan, may posibilidad na mamatay or ma-injured yung anak natin. So kaya pinagbabawal yan ng mga car manufacturer. So ang bata ay allowed lamang sa likuran. Dito sa backseat. Okay? Okay? Ay kung mayroon kayong other back, okay lang din doon sa likod. Pero yung dito sa back seat, yan. Pwede natin siya, ay yung mga anak natin sa likod. Kasi pag pumutok yung airbag, pwedeng mahilo or parang sinapak kasi yung bata niyan eh. Yung tao nga, kapag nabangga at pumutok yung airbag, hilong-hilo. Alright? So, kaya bawal ang bata sa harapan ng passenger side. So, yung SRS airbag, makikita mo yan sa iyong yan o. Sa iyong steering wheel. Pati dito din sa dito sa ating yan na. Yan. Dito sa may passenger side, sa may console panel. Alright? Then, pag ini-start mo kasi itong sasakyan, yan ah. Ini-start mo, may makikita kang signage na yan. Yan yung sa airbag. Ngayon, kapag ini-start mo siya, at yung signage ng airbag mo ay continuous, hindi siya nawawala, na? Yan, pag hindi siya nawawala, safe pa naman siyang i-drive. Pwede mo siyang i-drive yung sasakyan. However, kailangan mo na siyang dalhin sa pinakamalapit na workshop.
or service center ng iyong sasakyan para pa check at malaman mo kung bakit siya naka-signage. Alright? So, ang safety measure ng SRS or ng airbag natin, during collision, siya ay nag-i-inflate or nag-a-activate. Okay? So, mag-a-activate lamang siya sa kadahilanan na ikaw ay naka-seatbelt. Kung wala kang seatbelt, huwag kang umasa na ang iyong airbag ay gagana. Kasi, ang airbag ay gagana lamang ang SRS kapag ikaw ay naka-seatbelt. Konektado lahat yan, yung SRS or yung airbag, seatbelt, tsaka ECU niya, at tsaka yung front absorber impact niya. Alright? So, yan yung dapat nating alamin. Na ang airbag ay gagana lamang kapag ikaw ay naka-seatbelt. Ngayon, may mga na-aksidente, bakit hindi pumutok ang airbag? Magre-reklamo sa workshop. Ah, yung workshop mo, yung sasakyan niya, hindi maganda kasi hindi safety. Ang first question is, did you wear seatbelt or not? Pag sinabing hindi, kahit saan siya pumuntang attorney, eh hindi ho talaga siya tatanggapin. Kasi ang seatbelt ay konektado sa SRS. Alright. So, yung airbag natin, meron silang mga sensor dito sa harapan ng ating likod nitong harapan ng bumper. Gahanap tayo ng harapan. Ayun. So, yun yung pinaka-importante sa atin, lalo-lalo na ang mga driver, nagmamaneho, at may-ari na sasakyan. Okay. So, like example, this one, hanapin natin yung SRS sensor niya. Bawat modelo ay magkakaiba. Ha? Hindi lahat sila pare-parehas. Ayun, ayun. Yung kulay dilaw na yun na makikita nyo, yun yung sensor ng sa SRS. Alright. So, depende sa modelo ng yung sasakyan. Basta yung dilaw na yun na wire. Ito. Yan. Yan. Siya yung sensor ng iyong airbag. So, kapag yan ay malakas ang iyong impact collision sa harapan, yung tinatawag natin na 12 o'clock o kahit 1 o'clock o kaya 11 o'clock, basta yan ay malakas, may possibility na pumutok ang ating SRS. At kapag puputok naman siya kapag ikaw ay naka-seatbelt. Kung hindi ka naman naka-seatbelt, kahit malakas yung impact, hindi siya gagana kasi hindi connected, ibig sabihin, doon sa sensor or doon sa monitor or doon sa ECU ng sasakyan ng SRS. Kasi wala yung ECU ng SRS, hindi niya na notice na yung seatbelt is activated or deactivated yung seatbelt. So, hindi siya magpa-function. So, maraming ibang na-aksidente, hindi pumutok yung airbag kasi nga, tinitipid daw nila. Kasi pag pumutok yung airbag, is one of expensive parts yan ng isang sasakyan. Kasi, pag naka-seatbelt ka, puputok yung steering, SRS mo sa steering. Right? So, pag pumutok yung sa steering mo, malamang, palit ka ng steering wheel. All
right, yung SRS mo doon. At tapos tong sa passenger side, pag pumutok din, pati palit ka rin ng dashboard. Okay? So para sa akin, I would advise you guys na kailangan sumunod tayo doon sa safety measures. Kasi may insurance naman eh. Tsaka pag nagmamaneho tayo, yun yung pinaka-safety, naka-seatbelt. Hindi ka nakaset, naka-seatbelt, malamang eh baka mas malala yung tama mo. Okay? So yun yung importante. Bawal ang bata sa harapan paupuin. Okay? Then dapat pag nagmamaneho, naka-seatbelt. Then kung merong mga side curtain or side airbag, kailangan yung nasa rear seat natin naka-seatbelt din. Para just in case accident na nangyari, yung ating mga safety measures na sasakyan ay magpa-function. Okay? So, yun lamang. At kung may mga katanungan, ay mag-comment lang sa baba. Alright? So, ang definition ng SRS ay Supplemental Restraint System. So, bali, naka-explain siya doon sa rear SRS airbag. Alright, guys? So, lahat ng sasakyan naman, kasi ngayon, latest or kahit yung previous pa, ay may mga SRS na. So, magandang example or magandang batayan natin pag bibili tayo ng sasakyan ay yung mayroong magandang safety measures sa ating family at sa personal use natin ng sasakyan. Alright? Kasi dinisign yan ng mga car manufacturer or ng bawat car manufacturer yung mga ganyang safety measures para din sa marketing, of course, number one yan. And then kasi yung mga matatanda ninyo, yung mga unang modelong sasakyan, rigid sila, guys, rigid, matitigas yung chassis nila, yung mga panel. Excuse me. So kapag malakas yung impact, ramdam mo rin sa loob ng iyong sasakyan yung impact, yung collision. Alright? So kaya dinisign yan na maging malambot at nagkaroon ng maraming klase ng absorbers at na-develop na nga yung iba't ibang klase ng lata. Kasi yung lata natin nung una, mild steel lang. Yung rigid lang yung steel natin nung unang panahon. Pero nowadays, meron na tayong tinatawag na HSS. Yung high strength steel sheets. Kasi comparison nila, nung unang panahon, ang thickness niya, let's say, 1 millimeter. Or more than 2.5 or 3 millimeter, let's say example. And then nowadays, yung thickness ng lata natin is only 0.8, or yung iba pa nga, pag napapansin ninyo, 0.7 lang or 0.6. So, pero yung strength niya, yung 0.8, comparison mo dun sa 2 millimeter thickness, is the same or mas stronger pa nga. Kasi, yung HSS nating materials ay may flexibility siya eh. Samantalang yung rigid materials, pag nabingkong yun, bingkong talaga yun. Talagang yung tinatawag natin na plastic deformation. Alright? Unlike do sa HSS, meron pa tayong tinatawag na elasticity and plasticity. Okay? So both scenario meron naman. Pero nga lang, kapag rigid kasi at malakas ang impact, pag yan ay nagkaroon, nakatanggap ng impact, yung plastic deformation niya malaki, tapos
yung involved dun sa collision na yon, ramdam niya rin kung gaano kalakas yung impact na na-receive dun sa harapan. Alright? So, dinisign sila na malambot para yung impact lamang ay doon lang sa nakatanggap ng external force natin na tinatawag. Alright, guys? So, yun yung mga technology or design ng mga car manufacturer na dapat din naiintindihan natin bilang mga clients or customers na willing na bumili ng sasakyan. So, I'm not promoting any brand of vehicles. Ang sa akin is, ano ba yung safety na mayroon ang sasakyan na binibenta? Ayan. So, yun yung importante. So, katulad nun, halimbawa, yung ginagamit yung sasakyan, mayroon siyang SRS doon sa harapan. At mayroon din siyang side curtain. Then, any case of collision or external force applied or karoon ng aksidente, bangga sa side or sa front, at least yung SRS o gumagana or available dun sa aking sasakyan. Kasi isa nga siyang safety measures patungkol sa ating personal na kaligtasan. Yan. Okay? Lalo na kung family, isa kang pamilyado. Okay? So, kailangan mo rin na mag-ingat sa pang-araw-araw natin na pagbibiyahe, pag-travel. Yan. So, yun yung kahalagahan ng mayroong SRS. Alright? So, kung mayroon kayong mga gustong malaman, comment lang po sa baba at pwede natin siya lang natin i-discuss para maintindihan natin ano ba ang kahalagahan, o ito ba ay safety o ito ba ay hindi na safety. Okay? Meron kasi akong mga kaibigan or kakilala na pumutok na nga yung airbag, tapos bibili lang din ng the same model, tapos yun din ang ikakabit. Makakabit naman po yun eh. At least parehas nga modelo, maikakabit naman yun. However, may ECU kasi yung airbag. So, kapag nagpalit ka, pag pumutok ang airbag mo, yung sinasabi ko nga kanina, na isa sa pinaka one of the expensive parts ng iyong sasakyan, ay complete package po kaagad yan. Kung frontal collision, so palit ka ng sensor sa harapan, palit ka rin ng sensor, palit ka ng dalawang seatbelt, palit ka ng dashboard, palit ka ng airbag mo dun sa steering wheel, tsaka yung wiring. Yung connection lang naman. Alright? At saka yung ECU. So, yun yung mga papalitan automatically. Package yun. Hindi pa pwedeng sasabihin mo, okay, bili lang ako ng airbag ko dun sa steering wheel. O kung yun lang yung pumutok, pwede naman pala yun. Alright? Kasi, hindi naman kasi mag-a-activate yung sa passenger side kung wala ka namang katabi. Okay? So, kasi nga, kung may katabi ka, tapos naka-seatbelt, saka lang siya mag-a-activate yung sa passenger side. Ngayon, kung frontal collision lang kasi, depende kasi sa modelo yan eh. Mayroong ibang mga sasakyan, whether may sakay o wala, nag-a-activate siya kasi nga sa sobrang lakas na nung impact. Or, depende dun sa design ng sasakyan na ganun. Alright? Pero ang importante kasi, bilang isang customers, yung sasakyan natin ay fully services ng authorized service center.
Kasi kung hindi sila naseservisan ng authorized service center, eh kahit anong reklamo natin, hindi yan magpa-function. Kasi nga, mayroong mga system or electronically operated yung mga sensors natin na kailangan i-initialize or kailangan i-refresh o parang ganon. Kasi nga, monitored lang naman yan ng kanya-kanyang service center. Meron silang device or intelligent tester or GTS or WDS, mga ganong device na sila lamang nakakapag-program or nakakapag-activate or nakaka-restore nung ating ECU or electronically control unit or ECM ng bawat sasakyan. So yun ang importante. Safety measures at saka service ng ating mga sasakyan, at alam natin kung anong year, anong date, anong ilang kilometers na, para mapanatili natin yung safety at saka yung proper performance ng ating mga sasakyan. Okay? So, yun lamang. At sana, meron akong naibahagi sa inyo ng kapakipakinabang. At sana, maintindihan nyo rin kung bakit ganun nga yung mga latest na mga sasakyan na meron tayo ngayon. Maraming salamat. Okay?